On this episode of Motoforce, magkakalkal tayo ng stock na Rusi Classic 250 pipe. Ito siya. So the plan is, dito siya puputulin. Dito siya i-open. Hindi dito, kasi usually dito nila binubuksan. So my concern with this, bakit ayaw ko pang buksan dito is, masisira yung chrome. Magkakaroon siya ng some kind of a rust kalaunan. Kasi diba, mahirap siyang, even though stainless, i-buffing, is magkakaroon talaga ng kalawang kapag hindi naalagaan. And classic siya, maganda siya kapag marumi. So dito yung opening niya mamaya. And then, para hindi mapansin, is we are going to spray it with high temp na black paint later. So we are going to try kung ano yung sound niya ng stock siya muna. Yung distance niya ng pag-test natin is 45 degree angle. Ito yung 90, 45. And then, at least 2. Yun. Dalawang dangkal. Okay? So, yan yung stop. Yan yung stock niya. Okay, and then later, ipapakita ko sa inyo kung paano, ano yung gagawin namin dito, and then pakikinggan natin yung result naman. Ito yung loob niya, guys. Tingnan nyo. Masikip talaga siya. My estimate is more like 3/4 inch lang yung diameter ng ano, ng labasan niya. So yan yung loob niya, guys. Meron siyang parang dalawang mini pipes din. By the way, mamaya puputulin din yan. So makikita natin close up. Okay, so yung gagawin is, di ba yung loob, hindi siya maputol kasi malayo. Maliit na yung opening. Puputulin namin gamit yung welding. Ito yung first na parang mini pipe din sa loob, yung division. So natanggal na siya, tinatanggal pa yung pangalawa. So ito naman yung parang second division niya, or yung parang mini pipe din sa loob. Yan yung nauna, yan. Yan yung first, dalawa yan sila actually. Ngayon yung tinatanggal naman is yung parang plate, yung division talaga, wherein nakakabit itong dalawa. Okay, so natanggal na yung lahat ng parang mini pipes sa division na nakakabit. Ito yung first. Yan, dalawa sila. Yan yung sa first division. Dalawa sila. And then, on the second division, merong apat. Yan naman sila. And ngayon, yung tinatanggal is yung parang nakahalang na talaga, na parang metal plate. Hindi na makita kaya malanay na sa pagkating. Okay guys, so ito yung natira sa parang division. Kasi itong exhaust elbow is meron siyang tubo. And then from here, meron siyang nakaharang na parang metal plate. Na merong, kita nyo yan o, yung merong mga maliliit na butas. So ito yon. Ito yung nagkikreate ng back compression. Yon, andyan siya. Pero ito na yung natira kasi natunaw na sa welding. Yon. Ito na yon. Ano yung susunod na gagawin? Susunod na gagawin natin ay magawa tayo ng
screen niya, tapos lalagyan sa loob ng fiber. Fiber at saka screen. Yes. And then tatakpan na. Tatakpan, tapos yung dulo naman ito, baguhin niyo ng butas. Mga 1 inch diameter. Okay, okay. Okay, sige. That's next. Ayun, napasok na yung muffler screen. Hindi pa siya na straight. Hindi pa na. Tatakpan pa to nito. And lalagyan ng fiber. Wag, yung fiber is yan. Ito siya. Unya na dun. Ko ba? Siya. Pero hindi masyadong masikip yung paglagay para hindi bingi yung ano yan, yung iproduce niya na sound para sa atin, okay? Sound of silence. So, later. So, nalagyan na siya ng fiber and tatakpan na lang. Ito. So ito na siya guys, after na siya mabuffing, pero hindi pa siya tapos talaga. Nag-interject lang ako in between kasi gusto kong ipakita sa inyo yung problema naman with this, with mga Rusi mufflers. Manipis siya ito, manipis. Kaya kapag natatamaan ng welding rod, madali siyang nabubutas. Pero kung meron kayong argon weld, is yun na yung gamitin ninyo kasi angkop siya dito kasi manipis. Okay? Pero pag walang argon weld, classic welding lang, yun. Yun lang yung tandaan ninyo ha, na manipis siya. So, better use yung maliit na ano, na welding rod. Meron kami kanina noon is naubos. Yun. So, beware of that. Okay? Thank you.
tapos na siya, guys. Ayun. Hi. This is so exciting. Gusto kong malaman kung maganda yung tunog niya. That's why I'm so excited right now. Nakaka-excite pag merong bago sa mga motor mo. So wala nagbago from here to there. Wala siya nagbago, and I am going to make another video na naman. Tuturuan ko kayo kung paano magbalot nito efficiently. Yung hindi kayo mangangati, hindi niyo siya mapuputol, and then yung malinis, yung the very neat way. Pero on this part is ito na nga, meron na siyang protruding na 1 inch in diameter na stainless pipe. And then ito, meron siyang pintura dyan. Yun. So yung result nito, I am expecting na hindi na mag-knocking yung ano, yung makina ko, kasi pinakalkal ko siya kasi nag-knocking. Kasi very upgraded yung makina, bore 68 and then 3mm stroke up, pero stuck yung pipe. Hindi sila bagay. Sisirain niya yung makina in the long run. Natapos na siya. Ngayon, ito yung the same na distance sa sound test natin kanina before pa siya nakalkal. So 45 degree angle, 45, and dalawang dangkal. 1, 2. Yan. So rev it up. Guys, so personally, ewan ko lang kung the same sa camera or not, personally is buo siya na malaki, hindi masakit sa tenga yung parang lata. And then we are going to compare side by side yung kanina at saka yung ngayon. Kung may plano kayo na magpakalkal din ng pipe and you are around Jensen only, eto siya. Mix doon. Yuyu Works. Yun o. Yun yung logo. Yun yung shop logo niya. By the way, I've known this guy for so long and more like four years na yata kami naging friends. Then, ilalagay ko yung contact number niya at saka yung Facebook link niya sa baba, sa description. Okay, so just contact him kung gusto niyo magpakalkal din ng pipe, kasi at least, di ba, nakita niyo na mapagkakatiwalaan, maganda yung output. That's all. Thank you. Invite sila. Tagalog. Sa lahat ng gustong magpakalkal, punta lang kayo dito sa shop ko at saka subscribe lang kayo kay Motoforce kay Boss ka dyan. Tapos saan? Yan lang guys, sa yung shop ko dito sa New Society, Barangay Apupong, Purok 1. And that's all for now. Yung next episode is babalutin natin to siya ng fiber, yung exhaust fiber, and then ipapakita ko sa inyo yung easy way, yung do it yourself way, na kahit kayo lang makakaya niyo siya na hindi makate at madali lang. Okay, so abangan yung bagong episodes ng Motoforce. Please don't forget to like, subscribe, and share sa mga may Rusi Classic 250 na friends natin, or sa mga may plano na magpakalkal ng pipes, para at least may idea sila if what is going to happen.